Ako si Doggy. So alam niyo naman mga kaloko, no, kapag si Doggy na talaga 'yung pinag-uusapan dito, hindi talaga, hinding hindi. So what's up sa inyo mga kaloko? So nagbabalik na naman ang pinaka-poging lalaki sa balat ng saging hayop. At sa video na ito mga kaloko, no, so gagawa na naman tayo ng isang malupitang content. Pass or collab sa mga sikat na mga bigating, mga sikat na talagang mga YouTuber dito sa ating bansa. At dahil nga sa medyo kumakapal na naman yung mukha natin, no, ikukumpara na naman natin yung sarili natin sa mga bigating YouTubers na mga ito, no? Eh kung tutusin, pipitsugin lang tayo dito, no? So kakapalan na natin yan, susulit-sulitin natin ang pagkakataon, no? So kakapalan na natin yung mukha natin kahit masyadong makapal na. Mas makapal pa dito sa mukha ng kaklase mong hingi ng papel, no? Walang pambili, hayop, no? Buong taon, hiningi lahat sa'yo, hayop. At bago na naman tayo magsimula, kung napadaan ka na naman sa channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit ang notification bell lang sa ganon. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. So sa una natin isasaling, walang iba kundi si Sir Rapi Tulfo. Yan mga kaloko, no? So alam nyo naman, matindi itong si Sir Rapi Tulfo. Mula pa noong T3 pa lang sila, no? T3 pa lang sila, Tulfo brothers, si Erwin Tulfo at si Ben Tulfo, tapos si Rapi Tulfo. Tatlo pa lang sila dati, no? Tatlo pa lang sila, inaabangan ko rin sa TV5 brand, no? So maganda yun natin, no? Talagang binabarat-baratan nila, no? So ngayon, mas maganda na nasa YouTube na brand, eh. Tumi trending na si Sir Rapi, no? Lalo na yung kwento ng mga bata, no? Na nabubugbog. Talaga inaabangan ko kung may part, iba pang part yun, no? Inihintay ko pa lang yan, no? So abangan natin yan, mga kaloko. So sa kay Sir Rapi, no? Gusto ko kasi talaga yung mga ginagawa niya dito, no? Kaya sa akin, collab yan, brand collab. Pero medyo delikado yung ginagawa niya dito, no? Iniisip ko minsan, no? Paano kayo kung lumabas ka tapos ang daming taong galit sa'yo, yung mga tinira mo dito, no? Kaya minsan medyo nagdadalawang isip ako, baka kasi malagay sa peligro yung buhay natin, Brad, no? Mapura tayo sa Pilipinas, hayop! At sa next YouTuber natin, walang iba na naman kundi si, uy, Senpai Kazu, hayop! Eto na naman, no? Siyempre, huwag nyo lang itanong, Brad, no? Kay Senpai Kazu, alam nyo naman, ang lulupit ng mga interview niya, ilang inches, Brad, hayop, no? Ilang inches, tatarungin mo yan, no? Tatarungin mo, sabihin mo sa nanay mo, ma, ilang inches, ang pangit naman noon, Brad! Ba't ko ba naisip yun, ang pangit ng topic na yun, Brad, no? So, kung tatarungin mo, no? Ang lupit ng interview nito si Senpai Kazu at talagang malupitan talaga, no? So, yun, alam nyo naman, si Senpai Kazu, no? So, congrats kay Senpai Kazu, meron ka ng 1 million subscriber, deserve mo talaga yan at ang lupit ng mga pinagagawa mo interview, no? So, kapag naboboring talaga ako, pupunta ako sa channel niya, no? So, para sa akin, pass or collab, eh, di, collab yan, Brad! Gustong-gusto ko talaga mag-interview, no? Mga ano, eh, talagang malupit ang interview, no? Tatanungin natin yung mga babae, mga kalalakihan dyan, no? So, ang lupit ang interview nito, gustong-gusto kong ginagawa yun, no? Pero, gusto ko sana gawin dito sa video natin niya ito. Pero, ano, eh, nauna na si Senpai Kazu dito kasi, syempre, pag ginaya naman natin, gaya-gaya na naman tayo dito, Brad. Pero, kung tutusin, kung gusto niya makikulab sa akin, syempre, kapal ko na naman kung tatanggihan ko pa yun, no? Syempre naman, gustong-gusto ko yun, hayop, no? So, yun, malupit yan si Senpai Kazu. At sa next naman natin, walang iba kundi si, uy, Michelle D. At ito nga mga kaloko. So, sa akin, ang lupit nito, eh, mag-makeup-makeup. Eh. Bakit tuloy, hindi lang makeup ginagawa nito, puro kalokohan sa buhay niya. So, madalas, nanonood din ako kay Michelle D. At ayun nga mga kaloko, no? So, sa akin, para sa akin, kung sa makeup, pure on makeup nung gagawin niya, no? So, sa akin, pass muna ako, no? Kasi, medyo nairita yung mukha ko, eh. Hindi kasi sanay sa makeup, no? So, may sa school namin, medyo pinikapan ako, parang nangangati hayop eh, parang allergic ata ako sa makeup eh. Ay, you allergic na naman daw, ay at yup, yup. So kapag nag-makeup tayo, syempre kapag nakikulob tayo, tapos makeup yung content natin dito, hayop, no, baka magnas yung mukha natin dito, Brad. So nangangati kasi tayo sa makeup, kaya pass mo na kapag makeup yung pag-uusapan natin, yung content dito ni Michelle Deep. At sa next naman natin, walang iba kundi si Mikey Bustos. Wow, ang lupit nitong YouTuber na ito. I love it, I love it. Gustong-gusto ko 'tong mga cover nito, no. So, English, Tagalog. So, actually English karamihan ng content dito. So, ang ganda ng lyrics. Very, very impressive. Ito yung mga likha ng mga matatalinong mga tao sa mundo na sobrang galing. So, ito yung mga ginagamit talagang utak dito, no. So, i-rate ko 'tong mga kanta niya dito. So, nasa 10, 10 lahat 'yan. Automatic 10 po, tangina. So, actually mga kaloko, gustong-gusto natin makakolab 'yan si Mikey Bustos. Next naman tayo, walang iba kundi si Tukomi Brothers at ito nga, no. So, syempre ang lupit na mga
prank niya, no? So iniisip ko paano kung collab ko kaya, no? Syempre, ang sagot natin automatic dyan, Brad, no? Collab yan, Brad, collab yan. Gustong-gusto natin mag-prank, no? So gustong-gusto natin gawin yan sa public. Pero ginawa na natin yan nung high school tayo, no? Sumayaw tayo ng Gangnam Style. So i-research na dito sa YouTube kung meron pa. Hindi ko lang sure, no, mga kaloko. Pero public in public, sumayaw ako ng Gangnam Style. Para akong tanga doon, eh. Sasayaw-sayaw ka, no? Pinagtitinginan tayo ng tao. Pero yun lang, no? Yung medyo nakakahiya lang dito. Di mo alam kung sasayaw ka nga ba, itutuloy mo pa ba? O mahihiya ka na, eh. Yun ang medyo nakakahiya lang dito sa prank na ito, sa public prank. Pero kapag kasama itong Tokami Brothers, sigurado, malupit yung Brad, no? Sa next naman tayo, no? Uy! Will Daso Beach at eto nga mga kaloko. So, isa sa mga YouTuber talagang napakalupet ng tanga ito. Filipino, Phil-American itong YouTuber na ito. Talaga namang lupet, no? So, sa akin, lupet niya. Gusto ko sana makikulab ka. So, pass muna ako. Alam niya naman, expert talaga si Ibo Kaloko sa pagsasalita ng English. Baka hindi ako masabayan na itong si Will Daso Beach, no? So, actually mga kaloko, hindi ko pa ipinagyayabang, no? Englisher talaga ako. Lupit ko mag-English. Mas malupit kay Will Daso Beach. Baka hindi kami magkaintindihan. Hindi ata marunong mag-English yun, no? So ayun, kaya pass muna tayo dyan, no? So pag nag-English kasi tayo, ayun, hindi tayo masabay ng mga tao sa sobrang expert natin, no? So parang ganito lang yung salita natin. Simple English lang yun, ha? Simple English, simple sentence lang mga kalaw, hindi nila maintindihan, no? Eh kasi nga, no, may batang Amerikano nakagat ng aso, eh hindi makapagsalita yung batang Amerikano. Tinanong sa akin kung ano nangyari dahil alam ko nandoon ako sa pinangyarihan ng krimen, Brad. At ayun na nga, no, nag-English tayo doon, Brad. Eh syempre, malupit tayong mag-English. Ang lupit natin, ito yung sinabi natin sa mga kapulisan. The boy is run because the dog is bark, and then the boy is bite. Ang lupit, Brad. Sa English pa lang na yung talagang panalo na, no? What? Sabi sa akin ng mga Amerikano, Brad, hindi nila naintindihan yung English ko. Ang lupit ko kasi hindi sila marunong mag-English. Para na naman tayong tanga dito. So, next na natin yan, mga kaloko. So, next natin, uy, ako si Doggy. So, alam nyo naman, mga kaloko, no? Kapag si Doggy na talaga yung pinag-uusapan dito, hindi talaga, hinding-hindi. Hindi ako tatanggi, hayop. So sino ba namang hindi tatanggi, no, kapag kakolab mo na yan? Expert yan, master yan. Yan si ako si Doggy, no. Boss yan, Brad. Malupit yan, marlupit. Ang lupit yan, Brad, no. So inabanghan din natin, syempre isa tayo sa mga pumusta kay Doggy nung laban nila ni Sanderford, no. So iniisip ko kung ano nga ba yung pwede namin i-content dito ni Boss Dogs, no. So kapag collab talaga, no. So sa akin, para sa akin, collab yan, no. Pero kapag collab kami, kung isipin natin kung ano nga ba yung i-content namin ni Boss Dog, siguro ano, siguro ML na lang. So sa next naman tayo, walang iba kundi si, uy, si Alex Gonzaga. Wow, ang lupit, palupit ng palupit. Habang tumatagal talaga, lumulupit talaga yung collab natin dito, no. Automatic kay Alex Gonzaga, automatic collab yan, Brad. So alam niya naman talaga, passion ko na to, eh. Passion ko na maging ano, extra sa mga ganyan, no. So kapag naging collab natin dito si Alex Gonzaga, no, huwag niyo na mag-isipin na leading lady agad. Pampihiran, no. Anong tawag doon? Ibo Alex, Ibo Lex, Ibo, ang parang sagwa, Brad, no. So huwag natin gagawa ng pinikula na yun, Alex Gonzaga tapos Ibo Kalok. Ang pangit, Brad, eh. Siguro comedian na lang. Siguro ako naman, siguro ako yung bida tapos babatok-batukan ko si Alex. Ang kapal naman ng mukha ko kung babatok-batukan ko pa siya, Brad, no. So siguro siya yung bida at ako yung babatok-batukan, no. So siguro magandang idea yon. Siguro sisingit ako sa movie niya, no? So artista na yan, Brad, no? Artista na yung pinag-uusapan natin dito, no? So kumakapal na naman yung mukha natin dito, no? Mamaya pinanood tayo ni Alex Gonzaga, no? Ginawaan tayo ng reaction video, no? Minura-mura tayo dito. Oh my God! Wala nang collab. So actually mga kaloko, real talk talaga, gustong-gusto talaga natin makakulab itong si Alex Gonzaga. So tawang-tawa talaga tayo, no? So actually, nabangan ko talaga yung palabas nila na I Can See Your Voice, no? Tawang-tawa talaga ako dito kay Alex. Ang lupit niya, Brad, eh. Hindi lang artista, komedyante pa, pang YouTuber talaga. So congrats kay Alex Gonzaga, ang beast talagang lumago yung channel niya. At ayun, subukan naman natin tumingin ng iba pang YouTubers na kagaya ni, uy, Lloyd Cafe Cadena. Ayun mga kaloko, so alam niyo naman, talagang gustong gusto talaga natin makakulab itong si Lloyd Cafe Cadena, no. Noon pa man, ito hindi niyo alam mga kaloko, nagsimula si Lloyd sa mga memes, yung mga picture niya, tapos may mga salita sa baba, mga sabi natin,
Yung feeling na hindi ka naligo pero presko ka, mga ganun, no? So, yung feeling na 3 days ka nang hindi naligo pero ang baho mo na, mga ganun, no? So, actually mga kalokon, dyan siya nagsimula. At yung page niya pa dito sa Facebook, link pa yun, ha? Hindi to alam ng iba. Link ito ng channel niya sa YouTube. Tapos kapag kinlik mo yun, actually hindi mo makiklik yun, ha? So, pangalan yun, kapag kinapi mo, idadirect ka ngayon dito sa YouTube channel niya. 100,000 pa lang yung subscriber niya dati, no? Actually, 98 na nakasubscribe na ako sa kanya, no? Kay Lord Cafe Cadena. Hindi nyo alam yung mga kalokon, high school pa lang kasi ako nung time na yun, no. At sa next naman tayo, walang iba kundi si Wow Jamil. At eto nga mga kaloko, no. So sino ba namang hindi tatanggi kapag sila na yung kakulab mo, Brad? Sa lahat ng bigatin, sila talaga yung bigatin dito, no. So ayun nga, so kailan lang sila talaga nag-start ng YouTube, hayop, no? Ang bilis na mag-on, no? Ang lupet, no. So sa tingin ko, sila talaga nagpauso ng mga couple na nag-YouTube dito, no. So Jamil, si Camille, tapos si J-Sam, ayun, nalupet niya. So automatic dyan, Brad, collab yan, no. Pero iniisip ko, paano kung kakulab ko sila? Siguro ako yung mag-i-intro, no? So, subukan nga natin. Kumari tayo si J-Sam. Uy, parang pero medyo ano, pero rito mga kayo, parang kawig kami ni J-Sam, no? Kami sila sa looks, no? Ayun, no? Yan din pala. Hawig na hawig hayop, oh. J-Sam na J-Sam, no? Susubukan naman natin kung tayo si J-Sam. What's up? Kamusta mga kaigan? At nandito na naman tayo, panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman mga kaigan. Ang lupet na Brad, no? Kuhang-kuha lang yung Brad, no? So actually, ako talaga yung nawawalang kapatid ni J-Sam. Kambay po kami ni J-Sam. Nananawagan pa ako kay paring J-Sam. J-Sam, alam nyo na? J-Sam, ako nga pala si Ivo Caloco, yung nawawala mong kapatid. Actually, magkapatid talaga tayo, pero ako lang yung nahulog sa imbornal, kaya ganito yung mukha ko. Huwag mo nang pansinin, J-Sam. Actually, alam naman natin ng mga tao, medyo hawig naman tayo. Medyo lamang ka lang ng ganito, J-Sam. Medyo ko lang mga kaloko, no? So, kidding aside lang mga kaloko. So, real talk mo tayo mga kaloko, no? So, kapag naging kakulab natin yan, no? Ang lupet Brad, no? Mapupunta tayo sa mga videos nila. Lupet naman Brad yan? At ayun, subukan naman natin tumingin sa next. Yun! Wow! Ito yung sinasabi ko. Sa lahat ng mga YouTubers, this is my favorite, no? Kong TV! Kong TV, may isa sa mga pinaka-paborito ko talaga si Kong TV. So, dito tayo naging nag-start, no? So, actually, siya talaga yung inspirasyon natin kung bakit tayo nag-YouTube dito, no? Actually, real talk yan, mga kaloko. Real talk yan si Kong TV, no? So, ayun nga, mga kaloko. So, ang lupet talaga nito po, mata, ghost, lahat ng mga sinasabi niya, relate na relate ka dito. Tawang-tawa ako doon sa 10 utos sa vape, no? Actually, kaya naman tayo nag-YouTube dito. Dahil din sa kanya, na-impluensyahan tayo, isa tayo sa milyong-milyong mga tao. Actually, parang thousands, no? Thousands na mga tao, so, parang hundreds na pala. Hundreds, ay hindi pala. Basta maraming tao yun, mga kaloko, no? So, isa tayo sa mga tao na-impluensyahan itong si Kong, kaya tayo nag-YouTube, no? Kaya lumulupit na naman yung mga content natin dahil sa kanya. So, ang lupit talaga nitong si Kong. Kaya kung tatanungin tayo kung pass o collab, syempre naman, Brad. Collab yan. Siyempre, kung sasabihin natin collab, tapos kakanta din lang, dapat maganda rin yung boses natin, Brad. So, amin ko sa inyo mga kaloko, medyo pangit yung boses natin, pero susubukan natin ayusin yan kapag nakakulab natin dito si Kong TV. At ayun nga mga kaloko, may auto-tune naman para hindi malatang pangit yung boses natin, eh. At sa next naman natin, walang iba kundi, uy, Jelay Andres, ang lupet, marlupet to, Brad. At nga, no, kutali, mga kaloko, aminin ko, no, yung shota nito, yung asawa niya, no, so, si Kulotsky Gutierrez. Actually, mga kaloko, yung asawa nito, no, ka-apelyedo natin yan, Brad. At ayun nga, no, Gutierrez din tayo, mga kaloko. So, huwag nyo nang isipin na Richard Gutierrez yung pangalan natin, kasi alam nyo na, Gutierrez. So, syempre, sambing niyo pa naman ako kay Richard Gutierrez. Nako, Brad, hindi talaga magtatanggi yan, no? Lapit lang, ano eh, ang late lang ng difference, Brad, no? Nalamangan lang ako ng isang ligo lang, kaunti lang, isang ligo lang, Brad. Nagsabon lang, nakilikila, ayun. Nalamangan na ako. Ayun nga, mga kaloko. So kapag kay Jelly Andres talaga, automatic yan, Brad. Collab yan! At ayun na nga mga kaloko, ang content for today natin at yun na nga. At bago na naman natin tapusin yung video na ito, i-shout ka pala sa mga subscribers natin na sina Nash Vlogs, Renz from YouTube, kay Giancarlo Gaming, kay Josh Fernandez, at kay Sabiel Edward Acuña. Sa mga hindi ma-subscriber ng channel natin na ito, i-subscribe mo na yan at i-hit the notification bell lang sa ganan. Maging updated ka rin sa mga bagong videos natin. Salamat sa panonood mga kaloko.